na siya sugar, kaya kulti mo, muhinom gina siya chocolate, di man sugaran. Pero sa suman, rice, bread, siya na igo. Then, wala na bantay, bitaw. Na diabetic na dahil siya. Dito na nabantayan, nga nagdaot akong mama one time, na-admit sa sanitarium dere, sa Iligan. Then, nagpalit siya sa ansat bang. Pagtabok niya sa dalan, tingala siya nga libat na may mata, yung halak man. So, gipa-check up, pagtanda, okay, yung sugar, like 500, naman, like, ayaw, niya. Guba na yung kidney. So, duha na sila na-admit noon. After 2 days nga namin ng mama, na duha na sila na-admit. Ako na pinawatcher. So, dito na ibalaan nga, guba na yung kidney, wa na ibalaan nga, nadaot na dahil siya. So, yung kidney was, that na-discover nga 15% working. Then, after 6 months, 0%. So, dialysis na siya for 5 years, almost. 5 years guba, na siya, dialysis. Oh, 5 years na. Mga 5 years na. So, Sir Calibot, thank you kayo, no? Sa inyo ang family, tabay, aside yung papa, imo ang mga uncle o mga yes. Close sa... Oh, tanan yun. Actually, sa inyong duman lang ako, tanan, iso ko ni papa, ang namati ang diabetes yun. Then, kanayag, mga iso ko niya nga nagdahik na to sa una, kay kinahinag putol ang tail. Then, hantun nga, wala na iputol, matay lang. Magana ba? Majority yun, sa iyong mga iso ko. So nanay kwan gitawag og family blood gitawag lang like family blood no nahimo nang nahimo na siyang gitawag nahimo nang kaliwat oh okay so process sa side si mama wala diabetes hypertension po. Kasi ang mama, tanggol, 24 years old, na stroke na siya. So, na. Ay, mama! Kagin na siya kailan sa pa. So, nanay, ikuha ng boot size na mo. So, delikado. Okay, so, okay, class. Thank you, Sir Janster, sa imo ang pag-share. No? Natuloy kining diabetes, if diligid na siya masabtan, murag makiingunta nga, ordinary naman, diabetes naman na. Pero if you have diabetes in your family, imog yung makuha ang sakripisyo sa mana ng dialysis. Hala, kung nasa, lifetime naman na siyang dialysis. Yeah, 3 times pag yun. Very hassle ka na siya sa members sa family. Welcome, Miss Alcocero, excepto yung nag-join ka ron. Katubigan. Okay. So, we are now talking about the diabetes and its complication. At doon natin sa kwa na. Unsa ang mga talamdaan. Although, it is commonly ginahatag na lecture sa ato ng mga health directors, sa mga churches na ito. But as for this subject, it is very important to discuss with the students aron nga makuha natong uban nga magpasir ko nato ni ngadto sa ato ang mga family. Okay. Pastor. So, Pastor. Yes, Mr. Ulan. Unsay kasagaran edad sa tao nga ang diabetes mugawas? Wala na magbagong sa edad kay wala, depende na sa pag-develop. Okay. First, we have to know that there are kinds of diabetes. Doon ay gitawag Diabetes mellitus type 1, Diabetes mellitus type 2. Ang diabetes mellitus type 1, usually, kanang mga bata pa nag-develop, ana, unya, they are insulin dependent. Di na mabuhi sila gulay injection sa insulin. Pero, kana nga sakit, may tawag diabetes type 1, nanay nagubak nga organ sa ilang body. And it is the pancreas. Because the pancreas is the major organ in the body which is responsible to produce insulin. However, if that pancreas dili na makaproduce of insulin, because inside sa pancreas, ang itawag islet or longer hand, ang mga beta cells, mauna siya ang nag-produce o insulin. Pero kung guba na siya, dili na nakaproduce insulin. That's why that person
nga dili na makaproduce insulin, mo acquired na siya o ginagitaw na so equal na siya, kini-inject na lang siyang insulin. Ang lawas mo nang mga taong may diabetes, mura pa rin mag-drug addict nga mag-inject sa insulin sa lawas. No? So, mo na siya. But, going back to the question, kung pwede edad niya mag-diabetes, mag-develop diabetes, ang type 2 diabetes, depende na siya. Because type 2 diabetes is non-insulin dependent diabetes mellitus. Meaning, the body, the pancreas, has still the capacity to produce insulin. Pero ang problema, dili na siya magamit. So muna siya problema, muna tanaw na to. Pero, I would suggest na mo tanaw mo dito sa kining YouTube. Then, yun dito, kining tanaw dito ang factors nga nung na-develop diabetes. Makatabang na dito, i-explain na sa mga medical researchers. Ang ato mong kimubo atong tayo, human, after this diabetes nga topic, we'll proceed to cardiovascular diseases. No? It's a common problem. Unsa po yung intervention, mahimo na ito ini. Okay, so, ato ta sa science and diabetes, science of diabetes and complications. So may mga science diabetes and complications. Kaya atong i-hatag ni Mr. Ulan. Magkibasa daw Mr. Ulan. Okay. Sign of diabetes and complication. Sari kitaw si disease. Cells having insufficient glucose switch to fats energy requirements as byproduct of fats metabolism. It is ketones bodies is released into blood. DKA happens when your blood sugar is very high and acidic substances called ketones build up to dangerous levels in your body. Okay, so ato nang ikuan ha. Unsa man ang gitawag o ketones bodies. Okay. Ketoacidosis. What is ketoacidosis? According to many medical books, ang atong cell wala na siya'y sufficienting supply sa glucose. Remember that the major food for the cell to produce energy, it is the glucose. However, sa mga diabeteson, bisag daghan ang iyang ikaon ng kanon, the sugar dili na makasulod sa cells. Remember ha? Take note ha? Unsay, what happened to the cells sa mga diabetic persons? Pagkaon nimo og sugar, dili na siya ang sugar, dili pagkaon nimo og kanon rice, bread, suman o sapa diha, dili na mahatod dito sa cell. Dili na kasulod ang problem diha. So, unsay buhaton sa cell? Mo switch to fats for energy. Switch to fats for energy requirement. Kulang niya yung one for the energy. For energy requirement. As by product of fats metabolism, it is ketones bodies is released into the blood. Yeah, on sinitabo di ay sa kining sa cells, sa diha nga wala na sugar, ang iyang kaunon ang fats. So, muna nga, have you observed sa mga tao may diabetes that kwan siya kining hilabihang katambok o daghan taba siya pero mukalit ang kapayat? Because the sugar dili na magamit, ang iyang source sa energy mauna ang fats. Yeah, so na mo idea. Mao din na siya mupayat ang mga tao may diabetes. Nga no?
ang fats nga naa sa imong lawas mauna ang i-supply sa imong cells. While katong sugar, dito rin yun sa dugo. Munang mutaas ang sugar diya sa dugo, unya, mohimo na sa poison dito sa dugo. Now, once, okay, tingali, na magkatanaw, unsa may sumay mahitabo if fats na ang ginakaon sa imong cells? Okay, pag fats na gali ang ginakaon sa imong cells, ang ihang byproduct sa fats metabolism na malabay nga to sa dugo, it is called ketones bodies. Okay ha? So, ketones bodies. Unsa man ang ketones bodies? Ang ketones bodies is the byproduct na siya sa fats metabolism. Okay ha? So, nga nung may taas ang ketones bodies sa dugo, tungod kay ang ginakaon sa imong cells, mauna ang fats. Pero, pagtaas kayo ang ketones body sa imong dugo, unsa may maitabo? Maunang, kung permanente na siyang taas ang ketones body siya sa imong dugo, doon ay complications ang tawag na ketoacidosis. Kasi tawag, manang itawag ketoacidosis because it is very high ang ketones body sa imong dugo. Nga nung may taas man ang ketones body sa imong dugo because nag-release o taas nga ketones bodies ang imuhang body cells tungod kay ang ginakaon niya, ang gina-absorb niya dito sa energy in, for cells to produce energy, ang fats na. So, kung dili unta fats ang iyang gina-major source of energy, dili na mo saka ang ketones bodies sa imong dugo. So, unsa resulta? Pag keto ang seduce na gali ka, batayan na na siya. Ano man, ang uban na na, sangkot na doktor, mga sangkot din ang hospital. Higher, too much ketose bodies in the blood. Ang tawag ka na is ketoacidosis. Okay? Now, let's proceed to the next. Slow healing of wound. People with uncontrolled diabetes may develop poor circulation. As circulation slows down, blood moves more slowly, which makes it more difficult for the body to deliver nutrients to wounds. As a result, the injuries healing, the injuries heal slowly, and the injuries slow or may not heal at all. How to heal faster? Cleanse the affected area with the soap and water daily. Okay, amo na yan. So, ang usa sa mga complications sa diabetes is slow healing of wound. Ang iyang samad, tugay, maayo. Okay, let's proceed to ikatulo. Okay, ito ang ikatulo. Okay. Ito ipabasa doon ni Juan. Di brother Lahoy, son? Sign of diabetes and complication. Number 3, swollen gums. According to the American Diabetes Association, people with diabetes are at higher risk for gingivitis. Gum disease, diabetes affects your ability to fight of bacteria that can cause gum infection. Okay, so thank you very much. So, this is now number 3. The American Diabetes Association, nag-confirm sila na if you are diabetic person, you will, there is a higher risk for gingivitis. Ano yung pagkadaot sa imuhang gums, no? Di na makapahit siya sa mga infection. Atong natimanan nga, sa atong bakba, naadin niya ang klase-klase ng mga kagaw. No? Hindi ko nang natutrasan na siya, kanas after 24 hours, paglilig na siya, magkunan mas daghan siyang kagaw niya. But if you are a diabetic person, less ang imuhang potential sa pag-fight
against sa mga kagaw na naa sa ato ang mga sabakba. Gabi na gini sa mga sagams. So, unang ikatulo. Let's proceed to number four, signs and complications. Ako daw kung ipabasa ni Brother Lawrence, katibigan. Yes, sir. Signs of diabetes and complications. Four, polydipsia, excessive thirst and dry mouth. In people with diabetes, polydipsia is caused by increased blood glucose level. When blood glucose levels get high, your kidneys produce more urine and effort to remove the extra glucose from your body. Okay. So, kung sa dahil ikatulo, kaya ikapat, is polydipsia, excessive thirst and dry mouth. So, kung ma-diabetic person, permitin lang mag-undang, magtaing lang ang kilaot nila. Unya, grabe ang kaukaw. Even at night, wala silang expose sa adlaw. Very kwan sila, kining, they feel, kining, grabing ka, kaukaw. According to study, in people with diabetes, ang anong uhaw man sila, ang itaw polydipsia, it's cause of increased blood glucose, caused by increased blood glucose level. So, usan na, pag sa taas ang sugar diya sa imong dugo, when the blood glucose level get higher, your kidneys produce more urine in an effort to remove the extra glucose from your body. Okay. So, unsa hinungdan nga nung magsigpangihi, because it is kining gitawag na sa physiologic kung ano siya, kining kaman o function na pagtaas na galing ang glucose sa imong dugo, ang imong kidney iyagin ng, kumahimo iya ng pagawason. Pinaagi sa pag paihi. Muna nga, ang mga taong may diabetes, sige siyang uhaw, tungkol kay gusto sa kidney na madrain ang sugar nga naa sa imuhang dugo. Okay. May palito ko nito. So on sa reason nga nung kumintis siya mag-uhaw? Because it is the demand of the kidneys aron nga mapabawasan ang sugar sa imong dugo, i-drain niya na pinaagi sa pagpagawa sa imong dugo ang mga sugar. Munang sige, ang mga tao with diabetes, sige uhaw, unya ang double diha nga effect is magsige po sa pangi. Okay? So let's proceed to number 5. Okay. So, anita sa number 5 is uncontrolled hunger, or it is called polyphagia. So, mga tao may diabetes, sabi yun na kagutom. Sabi ka, ang control na kagutom, yun ang mati yun. Then, number 6, ayan ito sa ika-unom na ta. Ato na ipabasa ni Kandi. Okay, Brother Ephraim, Pintis. Number 6. Number 6, weight loss. Cells having insufficient glucose switch to fats or protein for energy requirements. When there is too little insulin, the body may start burning fat and muscle for energy. This causes weight loss. Okay, so this very simple explanation. Okay, so when the sugar dili na magamit sa cells, our body cells adto na siya sa protein. Ano, adto na siya sa fats. Unya, kung rot-huro tabi mong fats, ang imo na pong protein, mauna po iya hang gamiton for energy requirement. What will happen if your fats in the body and your protein in the body, problem ito, protein, nana sa itong mga muscles. Kini itong mga muscles, composed of protein, mao na po na siya kapulon, mao na po na siya ikaw na po na, i-breakdown na po na sa ito ang body system. Then mao na po na i-supply sa itong body cells. I remember that the human body is composed of more or less 100 billions of cells. So,
mao na supplyan ang 100 trillion of cells. Kuha una dito sa imong protein, kuha una sa imong fats. What will happen to our body? Mao na mo pas-pas ang iyang pagbayad. Okay, so we can now one, nasabta na nato nga mo din ang mupayat ining mga taong may diabetes. Oo. Oh. Ngatong-ngatong mupayat. Pero kanang diabetes ka niya atambo pa, wa pa mahurot ang iyang wala na, kining fats. Oh. Now, unsa may intervention mo on sa mga medical expert to prevent nga dili ka magpayat pag-ayo, ang doktor mo recommend nimo nga magpa-inject ka og insulin. Okay? So to reverse, no? To reverse ang situation, ang pag-inject og insulin usa sa mga recommendation pagtaas ang insulin manggod sa body. The more conversion of ang sugar nga naa sa imong dugo, i-convert na into fats. Okay? Pag convert into fats, iyan ang ma-prevent ang pagbagsak sa imong weight nimo, imong body weight nimo. So that is the basic mga okay. Last, so mo na siya ko, no? So to prevent ang padayon nga pagbagsak sa imong timbang, to prevent nga dili na mahurot imong protein sa atong body, to prevent nga dili na mawahawala imong mga muscles, to inject insulin, ang iyang mode of action is to convert the sugar in the blood into fats, and then that fats mahimo sa major nga ma-supply sa atong body, then the cells iyan i-break down ang fats, dili mahilabdan imo ang kining protein. Okay? Niya ma-prevent niya ang pagpadayon ng pagbagsak sa imo ang weight loss. So that is the concept there. Okay? Now, let's proceed to number 7. Okay? So, anita kang kuan? Ato ipabasa daw ni okay, ato ihatag daw ni Janelle, pray. Number 7. Yes, Pastor. Number 7, frequent weakness. The cycle of creating cellular energy is called Krebs cycle, which one molecule of glucose that enter into the mitochondria produces. Molecules anti of energy, unit of energy for aerobic cells, the aerobic which becomes dominant in diabetes person, cells produce only 2 molecule per Krebs cycle. Okay, so thank you very much. Okay. So frequent weakness. Nganong gitawag man is nganong why is that those people those who are diabetic persons mapadayon man lang pagkaluya, maluya ko na sila. Baba ang ilang energy power. Okay, sa atong body cells, natin gitawag og ATP. Yeah, ATP. Ang healthy cells, ang usa ka cells dito sa iyang metabolism, sugar, cellular energy production, doon na gitawag Krebs cycle. Kanang every time na mag-harvest, ang ato mag-harvest na siya ang energy units. Pag-harvest ana, every Krebs cycle, maka-harvest niya og 36 adenosine triphosphate. Si tawag ana dahil siya, gitawag adenosine triphosphate is the unit of energy nga ma-harvest every Krebs cycle. Oh. Pero katong mga iba diabetes, every Krebs cycle, imbes nga 36,
ATP per Krebs cycle sa mga diabetic person bubaba siya up to 2 ATP. Pila ka ATP ang yung produce per Krebs cycle? Up to 2. So, imo makita diha nga pretty na kung as decrease niya ni. Oh? So, una nga kining crisis yun ang energy. Pagbaba sa iyang ATP muna unit of molecules, unit of energy for aerobic cells, 36 unta ang normal. Pero sa mga diabetic person, gitawag dominant sa gitawag anaerobic, 2 molecules lang, at 2 ATP lang ang iyang harvest per Krebs cycle. So, dahong difference ano? Oh, dahong kayo difference yan. Okay. Kung saan ang ATP sa so, ha? Kung saan ang ATP? Adenosine triphosphate is a unit of energy per Krebs cycle. It's a medical term. So, example ha. Per subject sa SPSA, pila ka unit? 3. You enroll. Okay, 3 units per subject. Okay, ako lang gamit na nga ang illustration. Sa atong metabolism, per harvest, per Krebs cycle, ang energy ng unit is 36 sa healthy. Pero sa mga katong down na yun nga diabetes, up to 2 ATP na lang ilang harvest. Okay, so yung ana ang kwan ha, I am using illustration para masabta na ito na siya nga bagsak yung kayo pag diabetes na condition. Okay? So, let's proceed to number 8. Yeah? Okay. Irritability. So, those who have type 1 or type 2 diabetes often experience disruption in their typical mood and behavior. So, according to Diabetes Council article revised by Dr. Jerry Ramos, MD, August 2018. So, meaning, those people who have diabetes, dali lagi kayong masuko o very irritable. O, pangutanon, dali kayong maka... Hindi ganahan. Labi na yung maglinya-linya. Hindi na ganahan ba? Irritable. Kusog maningka. So, kanang mga asawa, mabita sa, for us, sa mga theologians, we need to have a counseling. Labi na yun sa mga taong may diabetes o katong pamilya. Kanang mga bana sa mga asawang dunay diabetes, kinatas-taas ang ilahang pailob. Okay? Okay, so... Next, we'll proceed to number 9. Okay. Ato ipa-explain ni, ato ikuan ni Mr. Yukada. Mr. Yukada. Sir. Okay. Sign of diabetes and complication. Number 9, impotent. Remember that men with diabetes are much more likely to develop erectile dysfunction, the inability to get or maintain an erection firm enough for sex. It can stem from damage to nerves and blood vessels caused by poor long-term blood sugar control. Thank you, sir. Okay. Thank you. Now, those who have diabetes, there would be a serious problem when it comes to sex drive. Meaning, kung ang nadami sa gyud sa diabetes ang mga nerves, dili na gyud na mo buwan, dili na gyud na mo one plug ceremony si Manoy. Oh, kung bisig unsaon ug wala na plug ceremony. Una na lang pastor. Tindog pa tindog medyas. Oh, kanang gitawag wala na plug ceremony. Imbis nga magpanatang makabayan, ulit siya nang nagwan. Imbis nga, may flag ceremony, di bayang material na, ulit siya nang panatang makabayan. Meaning, surreal na yun. Una siya ang usa sa mga problem with sa diabetes yung nga tao. Pero,
muna nga, pag nag-develop naging diabetes, be careful nga dili yun ma-damage ang mga nerves. Ma-damage yun ang mga nerves. Yes, Mr. Carmen? Nakoy, kanang pag-usulin, Pastor, karong Adventist na, muna yung usulang problema, Pastor, kaya di nag-gutupan, Pastor, mag-function, Pastor? Anya? Anya, maulang mo po sa mga tanong sa doktor, Pastor. Saya. Problema gitu. Saya kada na pasal di bisan ko. Bisan cut down pasal di na kita sor. Ah, bisan lo sa ora sa gina. Una nga dunay intervention na na. Possible kata pasal nga diabetes ko. Ha? Possible kata. Okay. Ang pagka diabetes, ano ang paggang gitawag og impotent. Not dili pwedeng ipasumangin tanas diabetes. There are other medical conditions that will resolve erectile dysfunction. Example, doon na si problema sa prostate. O niya, severe na iyang prostate problem. Bisa wala si diabetes, mubagsag yun ang iyang kuan, itawag o yung pagka-fighter. No? Gikan sa sa nang mga degree bitaw sa wan gikan sa pagka heavyweight padulong gina sa lightweight o sabay pa baba pa sa lightweight so bitaw kining ang punto diha dili tanan not all who have problem with impotent or erectile dysfunction diabetes inungdan no not all naay pud naay mga walay diabetes pero di na gyud pud mo plug ceremony pag sige kag tumar sa gitawag o beta blocker. Masa mo beta blocker, sir? Maunang mga maintenance para sa high blood. Okay, kambali ko na. Kadtong maintenance sa high blood, adlaw-adlaw ginatumar para sa high blood, mga beta blocker, alpha blocker. Ang kurente sa tong body, iyang ibagsak. Maunang murag suga ba, kulag kurente, magkukuha na lang, kanang murag ang siga niya, di na kayo clear. Kulang ni kurente oo nag-backflip ang kurente yan na po na katong nag-dunay maintenance sa high blood mga beta blocker or alpha blocker doon na yoy pagbagsak sa ilang kining electrical delivery unit sa ilang body. Okay, so that's number 9. Proceed to number 10. Okay. So, ato ihatag ni Kwan, ni Mr. Carmen. Number 10. Tingling of hands and feet. High blood sugar can cause diabetic neuropathy which damage the nerves hands and feet. Diabetic neuropathy numbness of tingling in your finger, hands and feet, another tingling sharp of nerve pain. Okay, so thank you very much. So just ikana pulo no tingling. Tingling of hands and feet. So, sa Bisaya pa, a person who has feeling of kanang priminti maminhod. Magsakit dito, kanang ito slow kita o mga dagom, magkuhan siya, sige, o kanang tingling siya of hands and feet. So, ang ihang nerves muna damage. Ang tawag na is neuropathy. Neuropathy, diabetic neuropathy can cause numbness of tingling hands and feet. Tapos, gano'n man, nag-damage na ang mga nerves sa iyong body. So, kung sa kurente pa na, ang mga wirings ba, nagkuha na, doon ay gitawag o tawag na mag-abot bitaw ang negative positive. Ground, Pastor, ground. Nagkuha na dito sa mga wirings. So, ang tawag na is neuropathy. Priminti mag-nerves, priminti mag-numb ang iyahang paminamon ng mga diabetes. Kasi pahilot, si pamakasad sa mga tiil. Hindi masasabihin.
Muna yung kusugar ron ang foot massage. Have you observed that sa mga city? Na yung foot massage. Pero man kay kasagaran gid-ig-on diha ang kanag yung mga nerves, tiil. Okay, muna may kundiha. Pirahan nagmaayo sa pagkadami sa nerves. So, muna siya ang number 10. Let's proceed to number 11. Okay. Atong ihatag ipabasa ni Mr. Damiana. Mr. Damiana? Polyuria. Polyuria in diabetes occurs when you have excess levels in the blood. Normally, when your kidneys create urine, they reabsorb all of the sugar in direct up to the bloodstream. With type 1 diabetes, glucose and end up the urine where it pulls more water and receives in more urine. Okay, so poly. Okay, thank you very much, no, Mr. Damiana. So meaning the polyuria in diabetic, of course, when you have excess level of sugar in the blood, normally when your kidney creates urine, they reabsorb all the sugar and direct it back to the bloodstream. With type 1 diabetes, excess glucose ends up in the urine where it pours more water and result in the more urine. So, munang mga tao nga may diabetes, pininti pangihi. Yeah? Munang kada pangihi, ala, diabetes yun. Sige lang pangihi. Sa usa ka gabi eh, maka kalima, kapito na sa mangihi ang mga tao may diabetes. Oh, grabe, grabe ka maka-disturb na siya. Okay? So, okay, sige, okay. Sunod. Number 12. So, nang ipabasa ni Kuan. Mr. Ronald Piang. Mr. Ronald. Paragwa siya magkawan. Okay. Yeah. Okay. Signs of diabetes and complications. Diabetic retinopathy. Number 12, blurred vision. Kaning delikate now. Then is the most common eye complication of diabetes. It is caused by death of the cells in the retina that are sensitive. Number 3, blood vessels weaken and bulge. Then the last, sometimes they bleed. Okay, so thank you very much. Okay, so muna siyang matao may diabetes, they will develop retinopathy. Retinopathy, it can cause blur vision. Retinopathy, ang imong retina na damage. So, ang bala na, mabutay yung ka. Nag-develop lang ka o diabetic katarata, mas kuha pa ng katarata, murag gaan-gaan na siya, kaya diyara sa lens na siya na kuha, na murag clouding ang imuhang kuha ni mo, imuhang pagtanaw, imuhang lens na kuha siya. Pero, ang imuhang mga nerves, ang imuhang retina mo na daot na yun, amon na nang maglisong ka kita, o, butay ka, muna batayanan sa mga may diabetes. Okay, let's proceed to number 13. Letter G. Okay, itong ipabasa ni Mr. Lapinid. Dalini? Sir. Yes? Number 13, letter G. With type 2 diabetes or blood sugar control, typically results in the hyperglycemia or high blood sugar, which can cause fatigue among other symptoms. Okay, so thank you. Thank you very much. So, ang lethargy with type 2 diabetes, ang mga taong diba, normally pag mukhaon ta, ma-energize man ta. Pero sa mga taong may diabetes, pag kumagkaon nila, luyahong nagyapon. Matulog. Luyahong nagyapon. Matulog.
matulog, dali matulog. Ang ubang dali kanang mao pa yung magkaon. Ngita nagunlan diya sa higdanan. So tingana ang naitabo, no? Ang mga kuan. So perminting katulugon. Tanaw TV. Tanaw balita. Mudit na siya kadoko ang ulo. Uwan na, mabaw na. Muna na siya. So ingana ang that is complications diabetes. Now let's proceed to number 14. The urine attracts the ants because it contains sugar. So ang urine taas og sugar. Muna sa mga diabetes. Oh. So ato ta sa number 15. Okay. Eric Castro. Brother Eric, can you read? Number 15, complications of diabetes. Pastor, sahabat apa Pastor? Pembahasan two indication of aging process. Aging, number one, body metabolic age based on functions of your body organs and system. Number two, body calendar age based on your based on years from the birth of to present. Okay, what does it mean, Dr. Castro? How do you understand that? So, kanang kuan Pastor, body metabolic age naga business ya Pastor sa to ang kuan kanang physical nga body kay Pastor. Nga kanang body calendar age Pastor business ya sa to ang pangidaron karon. Okay. So, dun duha ka duha klase ang process sa aging. First is body metabolic age, meaning the functions of your body organs and system. May mga tao nga ang ilang edad 18 pa pero ang ilang pisa sa ilang lawas, meaning all organs in the body mura nag 50 ng edad. Oh. So may mga tao nga kining 50 ng edad pero ang ilang body metabolic, ilang functions sa organs, mura pa sila og 18, mura pa og mga edad pa og 20. Muna siya, no? Muna kita og body metabolic age. Base. Age. Now, ang ikaduha is calendar age. Ang calendar age, gikan sa iyong pagkatao o pagka-birthday mo, hantos imo karon. So, muna tanaw nimo, ang basis is calendar. Oh, ilan ang edad mo ron? Ah, 18 pa. Ah, edad mo ron? 60. Ah, senior citizen. Pero may mga tao nga senior citizen pero ang ilahang kuan, ilahang body nila mura pa sila og 30 gabin. Okay? So mo na siya ang kuan daw. Sa mga tao nga may diabetes, pero kakusog ang aging process. Unang bantayan na sa mga tao may diabetes, kusog ang aging process. December 15. Meaning ang organs, ha? Mga tao nga may diabetes, ang pinganan ang mga organs kay kusog kaayong ma-aging ang organs. Kidney guba, ang heart gubaon, ang mga ang liver gubaon. Una nga tanan nimo, sino guba na ni? Kung sasakyan pa, wag pa man ako ning palit niya. Iko na man puni. Ipasiyat na man puni. Oh, yan na siya. So, that is the aging. Let's proceed to okay, 17 frequent headaches due to less oxygen. Lack oxygen in the brain. So, unsa may tabo sa tao may diabetes? Lack of oxygen in the brain. Proteinuria can cause kidney damage. So, mga tao may diabetes, magdevelop sila sa gitawag og proteinuria. Meaning, ang ilahang kidney mag kayo kining taas kayo ang protein nga ilabay siya sa ilahang ihi. Okay? So pag pagkuan ka sa imong kidney, check up ka, tanong imong ihi, uy, taas man imong protein, no? So taas ang albumin, taas ang basta tawag ana basta taas ang protein, meaning ang imong kidney dili na siya as effective ang iyang pag filter because the kidney is the major filtering unit sa atong body. Pag naay protein,
pila nang i-filter din na i-adto sa ihi, balik na dito sa tuwan. Pero kung sa imong ihi, makalusot na yun ng imo ang magkalusot na sa imo ang kidney, ang protein, meaning, ang imong kidney, dili na makasala. O niya, musunod ana, pag di yun na mapungan, musunod ang pagtaas sa kriya. Pagtaas sa imong kriya, meaning, di daot na imuhang kidney. Okay? E-dialysis ang resulta. Hypoglycemia, hyperglycemia, sobrang taas sa sugar. Heart attack is the vaginitis. Ano saan yung vaginitis? Sa mga tao may diabetes, sa mga babae, prone sa infection sa vagina. No? Ketoacidosis. Ano saan yung ketoacidosis? Muntong yun na. Ketoacid and lactacidosis. No? Foot infection. Okay, 23. Foot infection. Due to the bagsak ang iyang immune system. Pain in the bones. So actually, kining mga kuan, isa na kuning mga kuan, daghaning mga problem sa dunay diabetes. Okay. Diabetes increases free radicals which attack. Okay? At ipabasa din ni Mr. Balinti, eh? Paliog. Mr. Balinti? Wala si Mr. Balinti? Gusto rin lang, sir. Jasper Gusto. Okay, Jasper Gusto. Diabetes increase. Free radicals. Diabetes increase. Free radical which attack the body cell. It is estimated that for every 100,000 free radicals form, one then is residue because oxidized and a growing accumulation of circular damage adds up to accelerated aging in the molecular level. Unlike nuclear DNA, mitochondrial diseases that have the internal paper system that replace damaged parts of the generic material. Okay, so thank you very much, sir. Okay, thank you very much, Mr. Jasper. Now, sa mga diabetes on, diabetes increases free radicals which attacks the body cells. Ang problema sa mga diabetes, kay iparagha, kanang mulis ang iyang defense mechanism against free radicals. And according to study, it is estimated that for every 100 free radicals formed, one DNA residue become damaged, oxidized. So once ma-oxidize siya, madami sa siya. Kunya, doon may kaklase ang ato ang DNA. Na itag itawag nuclear DNA, na itag itawag kining mitochondrial DNA. Ang sa nuclear DNA, na na-repair. Ang sa mitochondrial DNA, once it is damaged, wala na repair. Munang sa mga taong may diabetes, bubaon ang cells. Ang production, ang problema din sa pagka-damage na sa mitochondria, kay diha ang pag-produce of energy. Munang ang planta sa enerhiya naa sa mitochondria. So, munang once madamis ang mitochondrial DNA, dakong sig effect sa tibong lawas. Okay? Now, dito sa kwan, number, okay, kidney damage. Kidney damage that leads to kidney failure that needs dialysis. Mone may tabo niya. Madialysis na yun ang tao pag panayod siya. Okay? So, daghan pa niya, weak immune system, benign, prostatic, then, okay, so, then, usay na is, diabetes fatty liver. Okay. Ako ihatag ni Sir Jester. Napa ba Sir Jester? Yes, sir. Fatty liver. Okay. Yes, sir. Science and complications of diabetes. Fatty liver. Isa na siya. 30% of liver fat content. Fatty liver is divided into obese fatty liver, alcoholic fatty liver, diabetes fatty liver, nutritional disorder fatty liver, and drug-induced fatty liver. Okay, so thank you, sir. Yes, sir. So, one of the very
serious complications of diabetes is to develop diabetes fatty liver. Pila din kaklase ang fatty liver? Ang problema sa fatty liver, doon ay lima ka mga factors o hinungdan. Ang una, obese fatty liver. Nagibasa ganyan na. Ang ikatulo is diabetes fatty liver. So, kapag mga tao may diabetes, ang problem, naas sila gitawag o fatty liver due to diabetes conditions. Unya, drug-induced fatty liver. Unya, kiningtanan nga mga kasi sa fatty liver kung saan na pag-diabetic ka. Okay? So, mo na siya ang serious complications if you have diabetes. Okay. Next is diabetes increases bone mass. Decreases bone mass. The minerals content in the bones. Okay. So, if you have diabetes, may problema sa bone mass. Nga naman, ang mga calcium na naa sa imong body, ang calcium na naa sa imong bukog, iyan ang pa i-decrease niya. I-decrease niya ang mga calcium. Muna nga, maggabog yung mga bukog. So, sa mga diabetes yung tao, dako kayo ang damage. Nga naman, ang imong bukog magkabagsak ang calcium. Okay? Ato ipabasa din ni Cecilia. Mr. Cecilia, ang kining ka 38. Complications diabetes. Sir. Okay. Steps to food. Ano siya, sir? Gangrene? Yeah, gangrene. Eczema, reduced blood supply. So, pain, callus, numbness, deformity, ulcers, gangrene, and also neuropathy, nerve damage. So, sa diabetic foot. Okay, so thank you very much. So, the Monisia ikat 38 nga complications ang dauto na masugurang sakit-sakit mo ang tiil, callus, numbness, binho, deformity, ulcer, gangrene. Una nga, sa ulahi, pag di na yun makuha na imuhang sa imong tiil mo, magbibilog ka na. Okay? So, una ang itawag o diabetes. Foot amputation. Ang doktor mo recommend nga ipaputol na yung ipaputol na ng fila na. Pero, don't you know? Kana ba taro? Ha? Kana, no? Sige mo na, Mr. Damiana, sakit na dili? Na, basta sakit na, Pastor. May pamamatay na ba? You are wrong. Sa mga taong may diabetes, wala na may sakit, Pastor. Wala na may sakit. Oh, bisan pa rin at sahon pa na yung tiil, di na yun ang sakitan. Wala na yung sakit, Pastor. Kaya kuha naman na siya, kaya na yung patay na ang yaman ba? Patay na ang organ. Oh. Sakit na siya, Pastor. Doon na naman kayo. Kunya, kung... Hindi na, di ba ibabawas ka? Ang ingunala ng imong tiil, Mr. Damiana, pag inana imong tiil ba? Inana, niya tagaan ka ni Duterte o kining Adidas nga sapatos, malipay ka? Murag siguro. Wala na na Adidas. Adidas bang katong tag 20,000? Pero inana wala nang kasi patay na kita na promotion sa sapatos niya. Yeah. Wala na kapos na rin, Pastor. Di sabag, pila ka tausan ang sapatos ha? Oh. Unya imong ingana imong tiil, unya imong asawa guwapa gyud kayo, unya mananday ka, magpatanday ka imong asawa nga ang tiil mo. Ni sabot. Matud ni Lorenz sa kaluod. Ni sabot pastor imong asawa. Ingana imong tiil, magtulo-tulo ang dugo, asa magpatanday. Una nga. Ra giuno do sir na pastor ba? Kada gitara natin uno ra. Mo na gitawag complications, no? Diabetes, then ang resulta is amputation. Ang resulta na is ipaputol yun na siya. Ano may tabo di asawa, ipaputol yun na siya. Na yung mga video na, tanahan nyo lang sa video. Kuan yun siya. Dili yun may tanahon, pero so, sa mga ginawin na yung kuan yun. So,
Ato ipabasa ni Alcosero, Miss Alcosero. Ano ba siya? Miss Alcosero? Wala. Okay. Kasi ba't yung kabasa? Ah, si Juan. Si Mr. Tagupa. Kinsa man ni si Johnny English? Wala. Jan Vanilla, Pastor. Jan Vanilla. Ha? Jan Vanilla akong pangalan. Yun. Okay. Ikaw na, sir. Hindi ko na kumakuan. Vanilla, no? Ipakuan na, ha? Kaya ako nang isa ako na ko. Okay, pakibasa daw ni Mr. Vanilla. Ikaw na, 40. Number 40. 40. Multiple types of inflammation, swell, and damaged tissues and organs. High glucose can lead to the cellular accumulation of sorbitol within the cells, cause them to swell and damage. Okay, so in ang kanaling kanang diabetes na grabe na gyud, diha na gyud sa atong mga body cells ang kuwag taas ang sorbitol. The accumulation of sorbitol within the cells maka manghubag nga itong mga cells, damage yun siya. Okay? So, muna siya ang one kini sa mga diabetes on. Okay, so atong ihatag ni Mr. Kanitan Dominic. Inflammation organs tissues affected. Major organs and tissues affected. Gagmay mga sir. Okay, so basahan na lang mga organs. Ang mga possible nga one. Sabi, kidney damage, lupus, is enzima, acne, lupus, dry skin, heart disease, high blood pressure, heart attack, obesity, type 2 diabetes, heart disease, cancer, Guillain-Barré neuropathy, joint stiffening, arthritis, asthma, stroke, Cirrhosis, Hashimoto's, Graves' and disease, leaky gut, autoimmunity, allergies, type 1 diabetes, type 1.5 diabetes, type 2 diabetes, vessel stiffening, atherosclerosis, blood clots, and celiac diseases. Liver failure, leaky gut. That's all, sir. Okay, so thank you very much. So, that's it. Imutan na di, ha? Muna siya ang possible nga igoon, possible nga mag-develop if you have severe diabetes. Okay? So, di ba sa basta? Now, another 41 is diabetes person is prone to cancer. Muna siya. Prone to cancer. Very relevant talaga po, sir. Yeah. It's normal, normal na lang sa mga naga-diabetes, good, natural nagi cancer, good. So, possible. We are talking about the possible result if you have diabetes. Okay, so this morning, I hope na ko na to, may abot ang time, wala na po tayo. Salamat kayo. We'll continue it. I would like to ask, sir, ba? Regarding sa atong ito, pastor, sa atong topic, unsa may next na itong topic? We will discuss next minute.